Good day, good riders, and welcome to our channel. And sa vlog natin na ito, sa video natin na ito ay mag-a-unbox tayo ng helmet. Okay, so usapang helmet muna tayo ngayon. Okay, so bago yon, ipasok muna natin ang intro. Good day, good riders. So, sa mga pagkakataong ito or sa video na ito ay ang ating i-unbox ang ating bagong helmet. So, wag na natin patagalin. Kunin natin ang ating helmet. Okay? So, ang ating helmet na i-unbox ay ang LS2 Rapid Full Face. Okay? So, Rapid Single Mono. Okay? So, yun yung nakalagay sa kanyang box. So, huwag natin patagalin. Buksan na natin ang kanyang box style. Excited na rin ako. So, bago nga pala yun, shoutout sa Team Graffiti. Ito po ay binili ko sa Team Graffiti. Okay? So, shoutout sa inyo. Kung kayo ay gustong dumalaw doon, so, meron tayo sa Pasig. So, yun ang ating pinakamalapit na lugar. Okay? So, marami pong choices ng kanilang mga helmet. May Evo, may HJC, merong Shark. So, syempre, LS2. Okay? Next. So, makikita po natin unang-una sa box ay ang kanyang freebies. Okay? So, pero hindi natin siya makikita dahil nakita na natin kanina pa. So, ito 'yon. Okay? So, at ko na. Team Graffiti. Okay? So, napakaganda ng kanilang t-shirt. So, komportable ka. Napakaganda ng design. Then, syempre, hindi mawawala yung ating stickers. Okay? So, 'yan. Team Graffiti. And ito pa. 'Yan. Okay, so syempre, punta na tayo sa helmet. So syempre, una natin makikita ay ang helmet bag. Okay, so baba muna natin itong box. Ayan, helmet bag. Okay, so buksan na natin. Ayan. Okay, so meron pa siyang bag ulit, pero plastic. Okay, so ito na. Okay, so ulitin ko, ang ating helmet na i-unbox ay ang LS2 Rapid Full Face. Okay, so yan. So ang ating napiling kulay sa ating helmet na binili ay matte black. Okay, so kung mapapansin nyo, yung ating motor, yung ating helmet ay parehong matte black. So, favorite color ko po ang matte black. Okay? So, basta dark. Okay? So, para tumayar mo siya sa ating motor. Okay? So, ang size naman po ng ating helmet or ang size ng binili kong helmet ay medium. Yan. Pero, nag-fit po ako dun sa binilihan ko nito. Sinukat ko yung large. Pero, yan, okay naman siya, nasusuot ko na maayos, nahuhubad ko naman na maayos, sakto naman sa akin. Pero, naalala ko na sabi ng iba mga vlogger or matatagal na sa industry ng pagmumotor. Pagdating sa helmet ay wag lang basta-basta bili ka lang ng basta sakto sa'yo, nahuhubad mo na maayos, nasusuot mo na maayos. Siyempre, ang kailangan mo daw, ang bilin mo daw yung talagang fit na fit sa ulo mo. Okay? So, kailangan para nakaganyan yung ulo mo sa padding ng foam. Okay? So, para in case na malakas yung hangin, mabilis ka magpatakbo, hindi siya safe siya or hindi siya basta-basta tatangay ng hangin. So, may mga iba kasing helmet na yung mga walang, hindi naman quality na helmet, na once na mabilis ka na magpatakbo, kumbaga, umaalog na yung helmet sa ulo mo. Nawawala na yung stability ng ulo mo. Pero pag ang pinili mo or binili mo yung medyo masikip sa'yo or fit talaga sa ulo mo, kumbaga andun pa rin yung stability ng ulo mo or position ng ulo mo pagdating sa mga mabibilis na ride. Okay? So, yan. Tanggalin na po natin yung nakalagay sa kanyang visor. Yan. Okay? So, ito yung pinakamagandang part ng pag-unbox ng helmet. Okay? So, yan. So, punta naman po tayo sa specs. Okay. Pagdating po sa kanyang shell, yan, ito yung kanyang shell. So, meron tayong tinatawag na lightweight aerodynamic shell. Yan. Lightweight aerodynamic shell. Na kung saan, so, medyo, or talagang matibay yung kanyang shell. Yan. Yan.
po kasi yung pinaka shell case ng ating helmet. Okay? So pagpipili kayo ng helmet, so maganda ring choice or maganda ring piliin nyo yung merong aerodynamic shell or lightweight. So pag sinabing lightweight, so medyo magaan lang siya. So hindi siya ganun kabigatan. Okay? So magaan lang siya sa ulo pag sinuot mo rin sa ulo. So siya po ay merong yan, 1,300 grams or equivalent na rin sa 1,400 grams. Yan. Okay, so magaan lang siya. Meron siyang aerodynamic shell. Okay, next. Next sa ating specs ay meron siyang open through or open flow through for ventilation. Okay, meron siyang open flow through ventilation. Okay, so chin mount. Yan. Kung mapapansin nyo, open, close, open, close. Meron din tayong ventilation dito sa taas ng ating helmet na kung saan dito pumapasok yung hangin. Yan. So, mahirap din na. So, next, meron din tayong ventilation dito sa likod na kung saan dito naman din lumalabas yung ating o yung hangin. Okay? So, ito yan. To make the story short, pumapasok ang hangin, lumalabas ang hangin. So, mahirap pag walang ventilation ng paglabas ng hangin kasi syempre, so, kailangan natin sa ulo na makahinga tayo na maayos. Next, meron na din naman tayong, okay? So, chin mount, ventilation, or chin curtain, kung tawagin. So, yan. Yung iba kasing helmet, na walang chin curtain, pumapasok yung hangin dito. So, parang distraction na rin yun sa atin pag tayo nagda-drive. So, kaya mahalaga na meron tayong chin curtain. So, next, meron po tayong tinatawag na comfort padding and hypoallergenic padding. Yan. So, napakaganda na ng quality ng padding or foam ng ating helmet. So, hypoallergenic na siya. So, yan. Hindi siya basta-bastang brand or magandang quality na siya. Breathable ba? Kung tawagin. Okay, next. Meron tayo neck roll design to seal well and keep wind noise to a minimum. Okay, so pag suot mo tong helmet na to, wala ka masyadong maririnig na noise sa paligid or hangin. So, yung iba kasing helmet, rinig na rinig mo yung ingay kapag nakasuot ka ng helmet. Pero ito, dagdag din yun sa distraction. Pero ito, kumbaga, naririnig mo naman pero minimal lang. Hindi siya masyadong nakaka-distract sa atin pag suot natin ito. Siyempre, kailangan mo rin marinig yung mga busina para sa safety rin natin. And next, meron tayong tinatawag na quick release chin strap. Okay? So, quick release chin strap. So, ito yung ating red strap. So, pag yan ay hinatak mo, matatanggal na siya. Kakabit ulit natin. Yun, crunchy yung tunog. So, pag tinanggal mo siya, hatakin mo lang, matatanggal na. So, kaya kailangan, maganda rin yung quality ng ating chin strap. Yung iba kasi, hindi chin strap, hindi easy or quick chin strap yung kanilang mga helmet. Next, so, meron tayo tinatawag na high pressure thermoplastic shell or high pressure thermoplastic technology. So, yun ang mahalaga pagdating sa helmet. Bakit? Sabi ko nga kanina, pag malakas yung hangin or mabilis yung takbo mo, so, yung ibang helmet, hinahampas ng hangin. So, nawawala yung stability ng kanilang mga ulo. Pero ito, meron siyang HPTT or high pressure thermoplastic technology na kung saan nilalabanan niya yung pressure ng hangin na humahampas sa ulo mo. Kaya andun pa rin yung stability ng ulo mo, positioning ng ulo mo, hindi ka basta-basta tatangay ng hangin. Okay? So, napakagandang quality or napakagandang specs na napakaganda ng specs na yun para dito sa ating helmet na LS2 Rapid. And ang pinaka-importante sa lahat, dapat ang helmet mo ay approved. Okay? So, DOT, ECE, whatever. So, kailangan approve yan. So, ito, tingnan natin kung ano to. So, meron siyang ECE. So, pag sinabi ECE, European Standard. Okay? So, approve siya. And, meron siyang ICC sticker. So, yung ibang mga helmet na mga imitation lang or class A lang, yung kanilang ICC sticker ay nakatalaga nakatatak. Parang ganyan, nakatatak. Pero ito po ay sticker. So, parang nabibili na lang to sa Recto. Pero wag pong ganun na, wag nyo pong gagawin yun. So, kailangan pag bumili kayo, meron siyang ICC sticker and DOT approved or ECE. Okay? So, yun lang. So,
ito po yung ating review. Sana may natutunan kayo sa ating review or unboxing ng ating helmet. So sa mga nagpaplano or nagbabalak bumili ng helmet, so sana may natutunan kayo pagdating sa helmet. Dapat yung branded, yung safety and quality ng inyong helmet. Yung lagi nyo pong i-consider yon. Okay, so ito po ay budget meal. Okay, bakit? Ito po ay, bago natin makalimutan, ay nagkakahalagang 2,600 pesos. Okay, so abot kaya ng inyong mga bulsa. Abot kaya na, quality pa. Okay, so hindi lang ito yung ating unang huli. Una't huling pag-unbox, so marami pa tayo mga video na mag-unbox tayo ng iba't ibang helmet, iba't ibang mga motor, iba't ibang mga tips, mga kailangan natin gawin for our safety. Okay, so then, para mapanood mo yun, don't forget to like, share, and subscribe. And hit the notification bell para lagi kang updated sa ating mga video. Okay, so yun lang ang masasabi ko. Keep safe, ride safe, and God bless.